Next pattern po natin is verb plain, i-adjective plain, na-adjective, and noun plain form nara. Okay? Ngayon, so verb plain po meaning kailangan dictionary form, na form, ta form, or nakata form, okay lang po yun. Sa i-adjective naman po is ides, kunay, kata, and kunakata des. Dito naman po sa na-adjective and noun is noun des or na-adjective, na wala na po siyang des kasi nga po plain form po, then janay, data, and janakata. Okay? Ngayon po is plus nara naman po siya. Ibig sabihin, sentence 1 nara, then sentence 2. Tandaan nyo lang po na ito pong sentence 1 po natin, ang kailangan natin dito is plain form nara. So, mag-iingat kayo sa na-adjective and noun. Kasi sa na-adjective and noun, plain form po siya, pero yung da, kapag po nilagay nyo sa nara, wala na po kayong nilalagay. Yung da lang po, ha, di ba? Yung des po ang katumbas ni is da. Sa nara po is wala na po. Parang katumbas lang din po siya nung nara na napag-aralan nyo sa ba form. Di ba? Sa ba form po, yung na-adjective and noun, siya po is nara or naraba. So, ganun din po siya. Wala po kayong ilalagay na da. Okay, ulitin ko po. Verb plain po ang kailangan natin. I-adjective plain po ang kailangan natin. Na-adjective, saka noun plain po ang kailangan natin. Plus nara, then sentence 2. Okay? So, meaning po niyan is, if that is the case, then, okay po. Or, sa Tagalog po kasi, ang ibig sabihin lang po niyan is kung. Sensei, may kung na naman po tayo. Meron na tayong to, meron na tayong tara, meron na tayong ba, at meron pa tayo ngayong nara. Okay? Ngayon, sensei, paano naman po ginagamit to? Ito pong nara is madami pong gamit. Okay po? Almost apat po ata yung gamit po ng nara po. Okay? Ngayon, syempre, bibigay ko muna po sa inyo bawat kung ano pong gamit po niya. Ito po, ang unang gamit po niya is, if sentence 1, nara. If sentence 1, nara. Sentence 2, must happen first. Meaning, if sentence 1 po natin ay nakanara. Okay po? Then, dapat mangyari muna yung sentence 2. Ganun po yung thought niya kung sakaling gagawa kayo ng sentence. Dapat yung thought po ninyo is, kung mangyayari yung sentence 1, dapat, or kung mangyayari, kung gusto kong mangyayari yung sentence 1, dapat mangyayari muna yung sentence 2. Yun po yung thought po ng sentence po na to. Okay po? So, ganun po siya. Yun po yung unang gamit po niya. Okay? If sentence 1 is nara, then sentence 2 must happen first. Okay? Ngayon, para mas maintindihan po ninyo ang gamit po niya kung sakaling kayo po yung gagamit or ginamit po sa inyo, tingnan po ninyo yung sentence, example sentence po natin. Meron po tayong ni honde hatarakitai des. Ni hongo o benkyo shinakireba narimasen. Ni honde hatarakitai des, ang meaning po niya is gusto kong magtrabaho sa Japan. Okay po, ngayon, yung second sentence po natin is Nihongo o benkyo shinakireba narimasen. Nihongo o benkyo shinakireba narimasen. Okay? So, nihon de hatarakitai des, then nihongo o benkyo shinakireba narimasen. Kagaya po ng sinabi ko, ang kailangan natin kung sakaling gagamit tayo ng nara ay plain form. So, hatarakitai des, consider siya as an i-adjective. So, kailangan ng i-adjective para gawin po natin siyang plain form, kailangan lang tanggalin natin si des. So, tanggalin si des, then lagyan natin ng nara. So, ganito po siya. So, nihon de hatarakitai nara. Okay? Nihon de hatarakitai nara. Nihongo o benkyo shinakireba narimasen. Nihon de hatarakitai nara. Nihongo o benkyo shinakireba narimasen. Ngayon, agayan ng ibig sabihin ng nara, kung mangyayari yung sentence 1, dapat mangyari muna yung sentence 2. Or kung gagawin mo yung sentence 1, dapat mangyari muna yung sentence 2. Tingnan natin. Nihon de hatarakitai nara. Nihongo o benkyo shinakireba narimasen. Ang ibig sabihin po nito ay,
Kung gusto mo magtrabaho sa Japan, kailangan mo mag-aral ng Japanese. Kung gusto mo magtrabaho sa Japan, kailangan mo mag-aral ng Japanese. Okay? Meaning po sa sentence pong to, Nihon de hatara kitai nara Nihongo benkyou shinakereba narimasen. Meaning, bago mo ma-achieve yung sentence 1, kailangan mo munang mag-aral ng Japanese language. Kung gusto mo magtrabaho sa Japan, syempre aside mo muna yan kasi ang kailangan mo munang gawin is yung kailangan mo munang mag-aral ng Japanese language. Yun po yung thought po ng sentence po na may nara. Yun yung unang gamit po ng nara. Okay po, ngayon, tingnan nyo po yung sentence 2 para mas malinawan po kayo. Kodomo ga hoshii desu. Kodomo ga hoshii desu. So, gusto mong magkaroon ng anak. Gusto mong magkaroon ng anak. Kekon shinakereba narimasen. Kekon shinakereba narimasen. Kailangan mong ikasal. Okay po, ngayon, kodomo ga hoshii desu. Meron tayong hoshii desu dito. So, hoshii is an e-adjective. So, kailangan na naman po natin siyang gawing plain form po. Kasi ang kailangan naman po is plain form. So, e-adjective po, tatanggalin lang po natin si desu. So, kodomo ga hoshii desu. Ang gagawin po natin siya na Russia po is magiging So, kodomo ga hoshii nara kekkon shinakereba narimasen. Kodomo ga hoshii nara kekkon shinakereba narimasen. So, nagkaroon na po tayo ng kodomo ga hoshii nara. Kung kanina meron tayong kodomo ga hoshii na ang ibig sabihin ni gusto kong magkana, ngayon, kodomo ga hoshii nara kekkon shinakereba narimasen, ang meaning po nito ay So, kung gusto mong magkaanak, kailangan mong magpakasal. Siyempre, di ba naman po? Ang una naman po talagang gagawin is magpakasal muna bago po magkaanak. Nagkakaroon lang ng instances na uuna yung pagbubuntis. Okay po? Pero siyempre, kodomo ga hoshii nara kekkon shinakereba narimasen, yung thought ng sentence na intindihin po ninyo. Di ba po? Kodomo ga hoshii nara, sabi nga po, if sentence 1 is nara, sentence 2 must happen first. Yun yung unang gamit po ng nara. So, kodomo ga hoshii nara kekkon shinakereba narimasen. Siyempre, unang munang gagawin to. Kekkon shinakereba narimasen. Kailangan mo munang magpakasal kung gusto mo ng anak. Yun po yung thought po ng sentence po natin dito sa nara. Ito po yung unang gamit pa lang po ng nara. Hindi lang po dyan umiikot dyan. Marami pa pong gamit yung nara. Meron pong pinakagamit na nara is tungkol po sa advices. Okay po? Sana naintindihan po ninyo yung unang gamit. So, hindi lang po siya laging sa i-adjective. Kagaya nga po ng sinabi ko, pwede po siya sa verb plain, i-adjective plain, na-adjective, and noun plain. Pwede po siya. Basta tandaan po ninyo, ang unang gamit po niya is if sentence 1 is nara, sentence 2 must happen first. Ibig sabihin po, kung yung sentence 1 is mangyayari, dapat mangyari muna o dapat gawin muna yung sentence 2. Next naman po is pangalawang gamit po ng nara. Ulitin ko po, yung nara po ang kailangan po natin is verb plain, adjective plain, na adjective, saka noun plain form, nara, then sentence 2. Kung yung unang gamit po niyan is dapat mangyari muna yung second sentence, so yung unang gamit, ito pong pangalawang gamit ay if you say or do sentence 1, then I or you do sentence 2. Okay po? Or pwede rin naman po siyang if sentence 1 happen, I'll do sentence 2. Okay po? Meaning po, magbe-base po kayo, yung sentence 2 po ninyo is magbe-base po dun sa sentence 1. Okay po? Ito po kasing nara is more on a future po siya. Ibig sabihin, more on advance ka mag-isip. Dun po ginagamit yung nara. Okay po? Ngayon, para mas maintindihan po ninyo yung sentence natin, tingnan nyo po yung example po natin. So, ano hito wa ikimasu? Watashi wa ikitakunai desu. Ano hito wa ikimasu? Watashi wa ikitakunai desu. So, ano hito wa ikimasu? Meaning, ang taong yun ay pupunta. Watashi wa ikitakunai desu. Ako, ayaw kong pumunta. Okay po, ayaw kong pumunta. So, ano hito wa ikimasu? Gaya ng sinabi ko, kailangan gawin natin siyang plain form. And nakamasu po siya.
Di ba ang katumbas po ng mas sa verb ay dictionary form? So, yung ikimas po, kailangan gawing plain form din lagi natin ng nara. Siya po is magiging so, anuhito wa ikunara watashi wa ikitakunai desu. Anuhito wa ikunara watashi wa ikitakunai desu. Okay? Anuhito wa ikunara watashi wa ikitakunai desu. Basahin muna natin ulit kung ano ba ang pangalawang gamit. If you say or do sentence 1, then I or you do sentence 2. Okay po? So meaning, anuhito wa ikunara. Ngayon, ang gagawa nito is yung ibang tao. So kung gagawin niya to, ang nilagay ko po dyan is ikitakunai desu. Gagawin ko naman yung pangalawa. Okay po? So, anuhito wa ikunara watashi wa ikitakunai desu. Ano po bang ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin po nito ay so, kung ang taong yon ay pupunta. So, ngayon, yung second sentence natin is magbe-base dito. Kung ang gagawin niya, depende yan kung ano yung volition na gagawin mo. Tingnan natin. Kung ang taong yon ay pupunta, kung pupunta ang taong yon, okay? Ang sinabi mo sa volition mo po is, watashi wa ikitakunai desu. Ayaw kong pumunta. Meaning, yung decision mo po is binase mo po sa nangyari po na sentence 1. So, kung ang taong yon ay pupunta, meaning kung yan is pupunta pa lang, meaning po, more on future po siya. Meaning, nag-iisip ka pa lang na kung mangyayari to. Ganun po ang gamit po ng nara. Okay po? Kung ang taong yon ay pupunta, kung mangyayari to, ito yung gagawin ko. Ganun po yung thought po ng sentence po kapag merong nara. Okay po? Kung ang taong yon ay pupunta, ayaw kong pumunta. Kung ang taong yon ay pupunta, ayaw kong pumunta. Pwede ba pong sabihin, halimbawa, may party kayo. Eh, doon yung ano mo, yung crush mo, kunwari, halimbawa, kung ano yung pangalan po niya, halimbawa, crush mo si Tantan, no? So, Tantan san wa ikunara watashi mo ikimasu. Ibig sabihin, kung pupunta si Tantan sensei, gusto ko rin, pupunta din ako. Pwede mo sabihin na, eh, Tantan sensei wa, taberu nara watashi mo tabimasu. Kung si Tantan sensei is kakain, ako ay kakain din. Ibig sabihin, yung sentence 2, yung gagawin mo or yung volition mong gawin, nagbe-base po siya dun sa sentence 1, kaya nga po nilalagyan po natin ng nara. Okay po? Ngayon, tingnan po natin yung pangalawang example po natin. Amiga furimasu, meaning uulan. Dekakemasen, hindi lalabas. Amiga furimasu, meaning uulan. Dekakemasen, meaning hindi lalabas. So ngayon, amiga furimasu, nakamas na naman po tayo, kailangan po natin gawing plain form po ulit siya. Ano bang plain form ng furimasu? Siyempre, nakamas po, verb na nakamas, ang katumbas po niya is dictionary form. So furimasu po gagawing nara, siya po is magiging so amiga furunara, dekakemasen. Amiga furunara, dekakemasen. Amiga furunara, dekakemasen. Okay po. So, amiga furunara, dekakemasen. Ngayon, syempre, ang pangalawang sentence mo is, hindi ka lalabas. Okay po. Ngayon, amiga furunara. Ngayon, nag-base yung decision mo or yung volition mong gawin sa sentence 2 dun po sa sentence 1. Okay po. Kung mangyayari yung sentence 1, ha? So, sensei ga, amiga furunara, dekakemasen. Ang ibig sabihin po nito is, so, kung uulan, hindi ako lalabas. Kung uulan, hindi ako lalabas. Okay po? Kung mangyayari yung sentence 1, so if sentence 1 happen, I'll do sentence 2. So, kung uulan, hindi ko gagawin. Hindi ako lalabas. Kaya nga, depende po yan. Kaya nga, pwede siya sa conditional or yung volition po ninyo. Okay po? Kung mangyayari siya, kung mangyayari, more on nag-iisip ka sa future po, kung mangyayari yan, ganito yung gagawin ko. Sinasabi mo kung ano yung iniisip mo, kung ano yung gagawin mo. Okay po? Kaya nga po, amiga furunara dekakemasen. Kung ulan, hindi ako lalabas. Yun po yung volition mo po. Okay po? Ngayon, tingnan natin yung pangatlong example po natin. So, yasui desu kaimasu. Yasui desu
kay mas. So, nagkaroon tayo ng yasui na ang meaning ay mura. Kay mas, meaning is bibili. So, yasui, des, gagawin natin siyang nara. So, kagaya nga po natin, ang gagawin po natin is, kapag meron tayong i-adjective, gawin lang natin plain form. Para gawin plain form ang i-adjective, tanggalin lang po natin si des. So, yasui, des, gagawin nara. Siya po is magiging, so, yasui nara kaimasu. Yasui nara kaimasu. Okay po. So, yasui nara kaimasu. Okay? Yung pangalawang sentence natin is kaimasu, ibig sabihin to buy or bibilhin. Okay po. Ngayon, bibilhin mo based on yasui nara. Ibig sabihin ng yasui nara kaimasu yan po is so, kung mura, bibilhin mo. O kung mura, bibilhin ko. Yun po yung thought ng sentence po niya. Okay? Kung ganto siya, ito yung gagawin ko. Kung ganto yung mangyayari, ito yung gagawin ko. Yun po yung thought po ng nara. Yun po yung paggamit po ng pangalawang nara. Okay po? Same-same lang naman po yung gamit po ng nara kasi nga po, verb plane, adjective plane, na adjective and noun plane, syempre, may iba't ibang klase sa paggamit po niya. Lalo na po kung meron kang ba, to, tara, then nara. Okay po? So, syempre, pero iba po kasi yung thought ng nara eh. Ang nara po kasi more on future. Ibig sabihin, more on mangyayari or more on iniisip mo kung ano yung mangyayari, then ganito yung gagawin mo. More on sinasabi mo kung ano yung gagawin mo. Kasi yung sa form hindi pwede, lalo na kung verb po yung katabi po natin eh. Diba po? Kasi hindi pwede sabihin na, ano ito ha? Ikeba? Watashi wa ikita ko na din. So, hindi naman siya pwede pag ganun po. Diba po? So, tandaan po ninyo, yung pangalawang gamit po ng nara is if you say or do sentence 1, then I or you do sentence 2, then if sentence 1 happen, I'll do sentence 2. Yan po yung gamit po ng pangalawang gamit po ng nara. Kaya wag niyo pong kakalimutan yan. Okay, kagaya nga ng sinabi ko po, more on iniisip kung ano yung mangyayari or kung ano yung gagawin, ito yung gagawin ko. Ganun po yung pangalawang gamit po ng nara. Okay, ang pangatlo po nating pag-aaralan para sa nara is ang pangatlong gamit po nito. Okay po, ngayon, ang pangatlong gamit po nito is giving advices, information, and suggestion. Kung ang sentence 1 po ninyo ay nara, yung sentence 2 po ninyo is giving advices, information, or kaya naman po, suggestion. Okay po, ngayon, para mas malinaw po, tingnan po natin ang example po natin. So, meron tayong Yuenchi des. So, Yuenchi is a theme park or parke. Okay po. So, Disneylando ga ii des. Disneyland ang maganda. Okay po. So, Yuenchi des, siya po is a noun. Okay po. Noun po siya, di ba? Sa noun nga po ang kailangan natin. Kapag noun, wala na po siyang da, matik po, nara na po agad. Kung sakaling noun des po or na-adjective des. So, siya po is a noun des. So, ang mangyayari po dyan is Yuenchi des, syempre, kailangan gawing nara. So, siya po is magiging so, Yuenchi nara, Disneylando ga i des. Yuenchi nara, Disneylando ga i des. Okay? Yuenchi nara, Disneylando ga i des. Ito pong pangatlo yung gamit na gamit po sa paggamit po ng nara. Okay, yun, bibigay ka ng advice, information, or suggestion po sa isang tao. Ito po yung gamit na gamit po sa nara. Okay? So, Yuenchi nara, Disneylando ga i des. Ang ibig sabihin po nito ay kung sa amusement park, okay? Di ba sabi ko nga po kung ang ibig sabihin niyan. Pero kung sakaling maglalagay kayo ng nara, okay po, sa noun na nara, mas magandang gamitin sa translation is kung sa. Halimbawa, ito nga po, Yuenchi nara, Disneylando ga ii des. Kung sa amusement park, Disneyland ang maganda. Ganun po ang magiging thought po ng sentence
ninyo. Next example naman po natin is Yasui Camera Des. Yasui Camera Des meaning murang camera. Akihabara de katte kudasai. Akihabara de katte kudasai. Meaning po nun is akihabara ka, bumili. Okay po. So ngayon, meron tayong Yasui Camera Des. Yasui Camera, kagaya na sinabi ko dati po, napag-aralan natin, kapag meron kang adjective na may katabing noun, siya po is nagiging isang noun. Kaya meron tayong camera des dito. So yung camera des, kagaya po na sinabi ko, kapag camera des na meron tayong nara, ang kailangan po natin ay plain form. So, camera des, ang plain form po nila is camera da. Kaya lang nga po, kung sakaling nara po ang kailangan natin, tinatanggal na po natin si da. So yung Yasui camera des, siya po is magiging Yasui kamera nara akihabara de katte kudasai. Yasui kamera nara akihabara de katte kudasai. Okay po. So meron tayong yasui kamera nara akihabara de katte kudasai. Ang meaning po nito ay kung sa murang kamera, sa Akihabara ka bumili. Kung sa murang kamera, sa Akihabara ka bumili. Okay? Kagaya nga po nitong sa narato, yung pangatlong gamit po ng nara, ito po is pinakagamit po talaga yung pagbibigay po ng advices, information, and suggestion po. Kasi alimbawa, sabihin nyo po kunwari na restaurant na or fast food na ra, Jollibee ga, Ichibang Ides. Okay? Kung sa mga fast food, ang pinakamasarap ay ang Jollibee. Pwede rin po yung gano'n. Kung sakaling bibigay po kayo ng suggestion sa isang tao po kung mayroon po silang hinahanap na specific po. Okay po? So, sabi ko nga din po kanina, kapag po yan is noun nara, mas maganda pong translation po natin is kung sa. Okay? Next po natin, kohi o nomitai des. Kohi o nomitai des. Meaning po, gusto kong uminom ng kape. Starbucks wa kohi ga oishii des. Starbucks wa kohi ga oishii des. Meaning po, masarap ang kape sa Starbucks po. So, meron tayong kohi o nomitai des. Okay po? Kohi o nomitai des. Nomitai, kagaya ng sinabi ko din po, ang nomitai po is kapag po yung nakatai form na, para po siyang i-adjective na po. So, ang gagamitin po natin para maging plain form po siya, is tatanggalin lang naman po natin si des. So, kohi o nomitai des, siya po is magiging so, kohi o nomitai nara, kohi o nomitai nara, Starbucks wa kohi ga oishii desu. Kohi o nomitai nara, Starbucks wa kohi ga oishii desu. Okay? So, meron po tayong kohi o nomitai nara. So, meaning po ng sentence po natin ito is so, kung gusto mo uminom ng kape, masarap ang kape sa Starbucks. Kung gusto mong uminom ng kape, masarap ang kape sa Starbucks. Ibig sabihin, nagbibigay ka po ng suggestion po dun po sa kausap po ninyo. Kaya tama po ang gamit po ninyo ng nara. Okay po? So, ito po isa sa pinakagamit po na kung paano po gamitin yung nara. Kaya wag na wag niyo pong kakalimutan yan. Possible din po yan kung sakaling pa gamitin po sa inyo ng Japanese, at least alam po ninyo ang ibig sabihin po. Okay, halimbawa, sabihin mo, watashi wa Tokyo ikimasu, sabihin niya, ja, Tokyo nara, Akihabara ga kirei desu. Pwede mo sabihin ganun. O, Tokyo nara, Shibuya crossing ga Ichibang kirei desu. Pwede rin po yung ibig sabihin, nagbibigay po siya ng suggestion po sa inyo. Or pwede rin po siyang advice din po, nagbibigay din po siya sa inyo. Kaya tandaan nyo po, kapag meron po kayong nara sa first sentence po natin, pwede rin pong gamitin kung bibigay po kayo ng advice.
Ang pinakalas pong gamit po ng sanara po is used for contrast. Okay po? Ibig sabihin, baliktad po sa iniisip po nung kausap po ninyo. Okay? Ngayon, para mas maintindihan po ninyo, tingnan po natin yung example po natin. Meron tayong otsaga arimaska, otsaga arimaska. So, otsaga arimaska, meaning po nito ay so, meron ka bang tea? Meron ka bang tea or meron ka bang cha? Okay, tinatanong ka po. Ngayon, syempre, ang sabi po ni B, ganito po yung napag-aralan nyo dati. Ocha wa arimasen ga, kohi wa arimas. So, ocha wa arimasen ga, kohi wa arimas. Okay, meaning, ocha wa arimasen ga, kohi wa arimas. Meaning po niyan is, walang tea, pero merong kape. Okay po, walang tea, pero merong kape. Ang problema po, ang haba po niyan. Di ba meron tayong wagawa pattern? Sobrang haba po niyan. Ngayon, sa nara po, pwede niyo po siyang paiksiin. Okay po. Ngayon, tingnan niyo po ang nilagay natin sa nara. Ang nilagay na lang natin sa nara is kohi nara arimas. Kohi nara arimas. Yun na lang po ang nilagay natin. Meaning po niyan, kapag sinabi mong kohi nara arimas, yung tinanong ka, otsaga arimas ka, eh ang sinagot mo is kohi nara arimas, meaning maiintindihan na po ng kausap mo na wala kang otsa. Meron ka lang pong kape. Okay, so kohi nara arimas, meaning po nito ay so kung kape, meron. Kung kape, meron. Sometimes, pwede na rin po sabihin na, otsa nara arimase. Ibig sabihin, kung tea, wala po kami niyan. Pwede rin pong ganun. Kung sakaling, hindi nyo po ilalagay yung koi, kasi wala naman pong koi sa tanong po eh. So, nalagay nyo na lang po is otsa. Otsa nara arimase. Pwede rin po yung ganun. Okay? Imbis na gumamit kayo ng contrast na mahaba ng wagawa, pwede nyo na lang pong sabihin po siya na, kohi nara arimas or otsa nara arimasen. Otsa nara arimas, pwede rin po yung ganun po. Okay po? So, yan po yung sinasabi po natin contrast. Imbis na gumamit tayo ng mas mahaba, maikli na lang po yung ginagamit po natin. Next example po natin is, kanji ga wakarimas ka? Kanji ga wakarimas ka? Halimbawa, may nagtanong sa inyo, kanji ga wakarimas ka? Ano po bang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po nun is, nakakaintindi ka ba ng kanji? Nakakaintindi ka ba ng kanji? Okay. So sa ngayon po, kung hindi nyo pa po alam yung nara, ganito po yung sasagot po ninyo. Muzukashi no wa wakarimasen ga. Okay, muzukashi no wa. Naglagay ako ng no para po maging isang noun po siya. Okay, kasi nga po, pwede siya muzukashi kanji wa, pwedeng ganon. Pero kung wala po kayo nalagay na kanji, so muzukashi no para maging noun po siya. So muzukashi no wa wakarimasen ga. Kantan na no wa wakarimas. Okay? So, ibig sabihin, yung mahirap, hindi ako nakakaintindi ng mahirap, pero nakakaintindi ako ng madali. Yun po ibig sabihin ng sentence pong yan. Ngayon, syempre, kung nga sabihin mo po yung napakahaba po nun, pwede mo na lang sabihin na, kantan nara wakarimas. Kantan nara wakarimas. So, kantan nara wakarimas, ang ibig sabihin po niyan is, so, kung simple lang, naiintindihan ko. Kung simple lang, naiintindihan ko. Okay po? So, yan po yung isang gamit po ng nara po. Sa contrast po yan. Ngayon, sometimes sinasabi din po yan ng ganito. Kunwari, kore wa dekimasu ka? Kore dekimasu ka? Kaya mo ba to? Okay, kaya mo ba to? Ganun po. So, ngayon, pwede pong sabihin po ng isang tao na, tantan nara dekimasu. Tantan nara dekimasu. Tantan ha? Tantan nara dekimas. Kung si Tantan yan, kaya niya yan. Parang nagbibigay po siya ng tiwala sa inyo. Kunwari, sabihin po nila, jishusei wa nihongo ga hanasemasu ka? Jishusei wa nihongo ga hanasemasu ka? Pwedeng sabihin na, Tantan sensei no jishusei nara hanasemasu. Tantan sensei no jishusei nara hanasemasu. Kung yung
training ni Tantan Sensei, naiintindihan o nakakapagsalita. Kung training ni Tantan Sensei, nakakapagsalita, ganun po. Ibig sabihin, meron ka pong tiwala. Pwede rin po yung gamitin sa ganun. Okay po? Possible sasabihin din po sa inyo yan. No? Halimbawa, nakuusap-usap kayo, ah, ko, dekimas ka, ah. Tantan na, dekimas yo. Pwede sasabihin po niya ngayon. Kung sa Tantan niya, kaya niya yan. Ganun po. Parang nagbibigay po siya ng tiwala po sa inyo gamit din po yung pattern na nara. Okay po? Tandaan po niyo yung contrast po. Pwede rin po yung nagbibigay po siya ng trust po sa inyo. Okay po? So, tandaan po ninyo, yan po yung mga gamit po ng nara. Huwag nyo lang po nga kalimutan po, syempre, na meron kayong verb plain form nara, i-adjective plain form nara, na adjective noun nara po. Okay po? Kasi mahalaga po yun, kailangan, alam po ninyo kung ano po yung kailangan na conjugation kapag gagamit po kayo ng nara. Syempre, kung ano po ninyo, kung paano po ginagamit yung nara, make sure na alam nyo din po yan at huwag nyo pong kakalimutan. Kasi, syempre, pinakamahalaga yun kung paano ba gamitin yung nara. Ang last pattern po natin para sa lesson 35 ay ang ba-ides ka. Verb ba-ides ka. Ano nga po ba yung verb ba-ides ka? Ang verb ba-ides ka is katulad lang po ng verb tara-ides ka noong lesson 26. Sana naaalala niyo po yun. Yan po yung should one do or yung pong ibig sabihin niyan is should po yan pero hindi yung kailangan gawin. Ang ibig sabihin po niyan, yung ba-ides ka is yan po yung nagtatanong kung ano yung magandang gawin. Humihingi ka po ng advice po dun sa kausap po ninyo. Kapag magtatanong po kayo ng advice, it's either verb tara-ides ka or kaya naman po is verb ba-ides ka. Maalin po dun, yun po ang gagamitin po ninyo. Okay? Tingnan po natin yung mga sample sentence po natin. Meron po tayong tokei o kaitain desga, doko de kat tarai desga. Okay, kung naaalala nyo po, yung pattern po na en desga. Okay, ginagamit yung en desga kapag nag-hesitate ka po or meron ka pong gustong itanong dun sa kausap po ninyo. So, tokei o kaitain desga, doko de kat tarai desga. Tokei o kaitain desga, doko de kat tarai desga. So, meron po tayo rito kat tarai desga. So yan po is para po sa lesson 26. Pero hindi lang po siya laging tara-ides ka. Pwede rin po siyang ba-ides ka. Kasi di ba same meaning lang naman po yung dalawa. Same lang naman yung tara-ides ka and ba-ides ka. Kaya baka makarinig kayo, kasi sa Japan po kasi, nakakarinig din po kayo ng mga ba-ides ka. Alam nyo din para malaman po ninyo na ang meaning po niya is same lang naman po ng tara-ides ka. Okay? So meron tayong doko de kat tara-ides ka. Tingnan nyo po kapag ginawa naman po siyang ba-ides ka. Tokei o kaitain desu ga doko de kai ba-ides ka. Doko de kai ba-ides ka. Same lang po siya ng meaning. Kahit po yun is kat tara-ides ka or kai ba-ides ka, same lang po siya ng meaning. Ibig sabihin po, sumihingi po siya ng advice. So, tokei o kaitain desu ga doko de kai ba-ides ka. Saka, tokei o kaitain desu ga doko de kat tara-ides ka. Ang ibig sabihin po ng sentence na to ay, so, gusto kong bumili ng relo. Saan kaya magandang bumili? Okay po. Yan po is kapag ginamit nyo po yung pattern na yan, kagaya ng sinabi ko, humihingi po kayo ng advice po or ng bibigay po sa inyong ng kausap po ninyo. Okay po. Kung ano po ang may offer po sa inyo nung kausap po ninyo. Doon po ginagamit siyang tara-ides ka. Okay? Kung hingi ka po ng advice or payo po, doon po sa kausap po ninyo, ginagamit po yung verb tara-ides ka or verb ba-ides ka. Okay? Same meaning lang po sila. Kaya nga sabi ko po, ang ibig sabihin po niya is saan mas maganda. Maganda, depende po yan kung ano po yung verb po ninyo. Okay? Tingnan niyo po yung next example po natin. Kaigini manyay masen kara dosh tara-ides ka. Kaigini manyay masen kara dosh tara-ides ka. So meron tayong kaigini manyay masen. So sana naaalala niyo po yung manyay masen, meaning po is to be on time. Kaya lang ginawa ko negative, ibig sabihin hindi makakaabot. So kaigini manyay masen kara dosh tara-ides ka. So possible narinig niyo na po yung dosh tara-ides ka kasi ginagamit nga din po yan doon.
Okay po, sa lesson 26 po. So ngayon, imbis na doshitaraides ka, syempre ang gamit po yan sa doshimashita or doshimas. Okay po. So, imbis na doshitaraides ka, gagawin natin siyang verb. So, syempre doshimas ka, yung shimas gagawing verb. Kaya naging sentence po natin is kay ginimanya ay masentara dosorebaides ka. Kay ginimanya ay masentara dosorebaides ka. So, kay ginimanya ay masentara dosorebaides ka. Same meaning po sila, kahit yung isa is tara, yung isa is baides ka. Same meaning pa din po sila. Wala po silang pinagkaiba po. So, ang ibig sabihin po ng sentence po natin ito ay so, dahil hindi ako aabot sa meeting, ano ang magandang gawin? Dahil hindi ako aabot sa meeting, ano ang magandang gawin? Okay, ibig sabihin, humihingi po kayo ng advice po dyan. So, kung naalala nyo po, ang pagsagot naman po dyan is yung verb ta hoga and verb nai hoga ites. Sana nare-recall nyo po yung, kasi yun naman po yung ginagamit na pattern kapag kayo naman po yung magbibigay. Ito naman pong taraides ka and baides ka, yan po yung ginagamit na pattern kapag magtatanong po kayo ng advice po dun po sa kausap po ninyo. Halimbawa, sabihin po natin, ano ba yung magandang sabihin? Okay? Okay? Nani o taraides ka? Nani o ibaides ka? Nani o iebaides ka? Ibig sabihin, ano yung magandang sabihin? Pwede rin po yung ganun. Kasi nagtatanong po kayo, it's either baides ka or taraides ka. Same meaning lang naman po sila. Okay po? So, wag na wag po ninyong kakalimutan yung pattern na yan kasi maririnig at possible magagamit nyo din po yan. Talagang magagamit nyo po yan. Sana po alalahanin nyo din po yan. Okay po, kasi mahalaga po yan kasi automatic po kapag kunwari nakarinig kayo ng baides ka, hindi nyo alam po anong ibig sabihin kasi hindi nyo po iniintindi. Pero kung sakaling naiintindihan nyo po yung sentence na sabihin sa inyo, at least makakapagsabi din po kayo ng kung ano man po ang sabihin yung advice po dun sa kausap po ninyo. Halimbawa, sabihin sa inyo, Watashi wa Philippine ikimas, doko e taraides ka? Sa Philippine ikimas, doko e taraides ka? Doko e ikebaides ka? Sabihin po, pupunta ako ng Pilipinas, saan mas magandang pumunta? Okay po, pwede mo sabihin na Palawan na itahuga ides. Mas maganda siguro kung pupunta ka sa Palawan. Okay po. So, gamit na gamit po, lalo po kapag hihingi po sa inyo ng advice po sa inyo. Okay po. Sana huwag niyo po kakalimutan po yung mga pattern po ito, lalo na po yung pattern natin sa lesson 25. Baform, yung mga gamit po ng baform na nara. No, huwag din po kakalimutan yung gamit po ng nara. Then yung pinakalas naman po dito is yung baides ka. Siyempre, ang mahirap lang naman po sa pattern natin kasi yung ba po, meron po siyang kaibahan sa tara and sa to. So, in-explain ko na rin po sa inyo yung kaibahan po nila. Kung ano din po yung gamit po ng ba, kung ano po yung bawal at kailangan gamitin po kung sakaling gagamit po kayo ng ba. In-explain ko na rin po sa nara kung kailan po ginagamit at kung ano po yung gamit po ng nara. Siyempre, yung pinakalas po is yung verb taraides ka and verb baides ka. Yung verb taraides ka naman po, ito po is katulad lang po ng verb baides ka. Siyempre, same lang naman po yung tara sa kaba, pinag-iba lang po kasi ginagamit din po ito sa Japan. Lalo na po pag maghihingi po kayo ng advice po. So, sana po huwag niyo pong kalilimutan at please po, aral pa rin po kayo araw-araw kasi nga po, sa pag araw-araw kayo nag-aaral, mas gumagaling po kayo. Okay po, mas nasa ulo po ninyo yung mga pattern po na nakakalimutan po ninyo, lalo na yung, syempre, lesson 35 na tayo, yung mga nauunang pattern nakakalimutan ninyo, which is hindi po dapat. Dapat, ang nagiging foundation po ninyo is yung mga naunang pattern na po natin, para po mas mapatibay niyo pa po yung mga bagong pattern po natin. Kasi sa pag-araw-araw, pag hindi niyo napapractice yung Japanese ninyo, mas madali niyo po nakakalimutan lahat. Kaya as much as possible, everyday magsalita po kayo, makipag-usap po kayo kung kanino po, para mahasa po yung pagsasalita niyo po ng Japanese.